guys. Good morning. Meron lang akong konting kalaman na ibabahagi sa inyo. Meron kami rito tinatawag na hinges bot. Na-upload ko na ito nung una pero gusto kong i-review ulit. Ito yung ginagamit namin sa sa bisagra. Pagkapit ng bisagra. Ito yung hinge cutter na tinatawag namin. Bali, ito po siya. Ito po yung pinaka space ng pintuan, between pintuan at yung hamba ko. Tapos meron siyang 116 na space at meron siyang 118. Kaya pag gusto mong 116 lang ang space ng pintuan mo sa taas, dito mo siya i-set up. Dito siya sa pangunang kaltas. Ito ba yung 118? Ngayon yung 116 na yun, itapat niyo po sa view plus sa pintuan. Ito po. Bali, ito po ngayon yung 116 na gap o distansya ng pintuan. Ito naman, mayroon po siyang adjustment itong kick na ito. Mayroon siyang pang 4 inch na bisagra, 5 inch at 6 inches na bisagra. Meron din pang 3 inches na bisagra. Basta ito. Stopper na ito, kabilaan po yan. Ito, gamit po ito sa ang kapal ng hamba. Pintuan ay 1 and 3/8. Pero pag ito naman po i-adjust natin po orong, dapat po itong thickness itong pintuan na sa 1 and 3/8. Ganyan na po. Tapos itong square na ito, dito po dadaan yung yung cutter. Ito po siya yung router na tawag na. Kaya meron po siyang kahit na ganito. Pag nakat na po ng router itong itong mga bisagra, ito rin pong jig na ito ang itatapal sa hamba. Dito po sa hamba. Dito po. Sa side ng hamba. Ito na po yung nakaltas ng jig. Ng cutter. Eksakto po siya. Kaltas ng bisagra, unang-una yung yung gilid ng pintuan, kailangan i-bevel mo siya or kaya katamin mo siya ng paanggal na pababa, konti mga 116. Kasi pag nagsara sa pintuan yan, pag hindi mo siya kinatam ng konti, anggal, magkakaroon ng spring yan na tinatawag namin yung spring, parang lalaban. Kainan po ng jig na ito. Talagang walang sablay pag ginamit mo ito sa paghang ng pintuan.
Ang ginagamit ko pong pambisagra, ito po yung tinatawag naming countersink. Babarinahan muna yung ano, yung tornilyo. Tsaka ito yung magbabarina. Ito yung tinatawag naming screw gun. Okay. Pakiginan po nito. Tapos itong router namin, quarter cable. Ayan po siya. Ito po yung pinaka-guide niya sa ito pong tanso na ito. Yun yung dito po tatama yung tanso. Bali, ganito po siya. Setup po niya. Bali, po yan ng lalim kung 1-8-1-8-1-8. Accurate po talaga ito pag nasa sentro yung bisagra, parehas din po yung sukat sa ano, sa amba. Nag-cut po ako ng isa, bali yan po yung sample. Kita nyo po yung lalim po yung isa. Meron po kaming tinatawag dito sa para sa kula. Yung round niya, meron kaming square hinges na tinatawag. Hindi ko lang po mahanapan. Paggawa naman po ng hamba dito sa amin, hindi po kami gumagamit ng 45 degrees angle. Ganyan lang po siya. Nakatutok lang. Bali, ito lang yung nakakaltas. Simple. Hindi po katulad dyan sa Pilipinas pag gumagawa ako naka 45 degrees siya ganyan. Dito simple lang. Tapos naka-screw. Screw lang po ginagamit namin. I-update ko na lang po yung pag nakakabit na itong mga pintuan namin. Bali, itong pintuan na to, apat. Bali, dalawa rito, tsaka dalawa din dun sa kabila. Para sa malaking ano, closet, tawag namin. Parang aparador na malaki. Ito naman po yung latest na ginawa ko. Ano? Picture frame. Mirror frame pala. Para sa salamin. Yan lang po mga kabayan. Update ko na lang po kayo. Next time po ulit. Bye-bye muna.